My husband a legendary man. Kabanata 306, ang tagapagligtas. Habang inilalabas ni Tian Wu ang kanyang enerhiya, nagsimulang gumalaw ang kanyang mga kamay sa hangin, kumakaway sa paligid na parang nagsasanay sa paggalaw ng Taiji. Ilang sandali pagkatapos ay nagsimulang mabuo ang isang kumikinang na gininto ang globo sa pagitan ng kanyang mga kamay, at patuloy itong lumaki. Ang mga drone ay dumadaloy mula sa itaas ng plaza, na nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan ni Tian sa lahat bago pa man magsimula ang laban. Ito ay tulad ng mga pelikula na dumating sa katotohanan, lahat ay nasa sabik na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Gaano katagal aabutin ng isang tao ang mga ganoong bagay, na ginagawang nakikita ang kanyang panloob na enerhiya sa ganoong paraan. Ang guro ng pinakadakilang pamilya, tunay na siya ay pambihira. Tiyak na tatalunan niya ang halimaw na iyon. Nanatiling kalmado si Tian habang nakatingin ang lahat. Itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, inilunsad ang globo patungo kay Xiong habang ito ay lumaki ng sapat. Para itong missile na nagpasilaw sa gabi, ang bilis nito na nagpasiklab pa sa hangin, na nagiiwan ang nagbabagang bakas sa likod nito. Ang buong plaza ay nahuli sa matinding init, lahat ay nakaramdam ng paso sa kanilang balat, maging ang mga nanonood lamang ng TV. Hindi lahat. Hindi man lang natinag si Xiong nang makita ang pag-atake na dumarating sa kanya. Bang! Tinamaan ng bulang apoy si Xiong. Dumating ang isang napakalaking pagsabog ng apoy mula sa kinatatayuan ni Xiong. Kinokontrol ni Tian ang pagsabog upang tumutok lamang kay Xiong. Excited lahat ang mga tao. Hinintay nilang kumalat ang alikabok, umaasang ito ay ang bangkay ni Xiong na nakahandusay. Ganoon din si Tian, sigurado siyang walang makakaligtas sa gayong pag-atake. Ngunit nawala ang lahat ng panonibig nang mawala ang apoy. Naroon si Xiong pagkatapos ng pagsabog, nakatayo. Posible ba iyon? Nagulat si Tian. Hindi lamang dahil buhay pa si Xiong kundi pati si Xiong ay hindi gumamit ng anumang proteksyon, kinuha lang niya ang pag-atake na walang iba kundi ang kanyang katawan. May mga mamamatay tao na lumalabas sa pulang-pulang mata ni Xiong dahil sa apoy ay nagpagalit sa kanya. Ang kanyang dambuhalang katawan ay tila mas nakakatakot habang lumalago ang kanyang galit. Sa pagtapak ng kanyang mga hakbang, si Xiong ay sumugod kay Tian. Walang oras na sayangin. Inipon ni Tian ang kanyang lakas sa kanyang kanang kamay nang mabilis hanggat maaari. Nakakabasag ng hangin na palad. Itinaas ni Tian ang kanyang kanang palad habang sumisigaw, nagpapadala ng sinag ng napakalaking panloob na enerhiya kay Xiong. Bang! Muling dumaong kay Xiong ang pag-atake, ngunit hindi siya nito napigilan. Si Xiong ay patuloy na tumakbo ng malupit, hindi pinapansin ang lahat maliban kay Tian. Sunod na nalaman ni Tian, nasa harapan na niya si Xiong. Hinawakan ni Xiong si Tian sa kanyang balikat, naging imposibleng makatakas si Tian, pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang mga ngipin sa leeg ni Tian. My husband a legendary man. Kabanata 307, Xiong Zug, the invincible yeti. Huminto ang oras sa sandaling iyon. Pinatalsik nito ang kaluluwa sa lahat. Si Tian Wu, ang tagapagligtas, ang guro ng pinakadakilang pamilya sa bansa, ay pinigilan ni Xiong, ang hindi magagapi na yeti. Nakita nila ang napakaraming tao na namatay sa kagat ni Xiong, at ngayon ay parang isa pang biktima si Tian, isa pang patay na naglalakad. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa sinuman. Ang kakilakilabot ay sumikat habang ang mga tao ay nag-aalala na ito na ang katapusan ng bansa kung si Tian, ang kanilang huling pag-asa, ay papatayin. Ngunit may dumating na isang himala. Nanliit kaagad si Tian at dumulas sa mga kamay ni Xiong. Ang lumiliit na mga buto. Agad na tumalon si Tian palayo kay Xiong. Ito ay isang malaking kaganhawahan sa lahat, ang pagkamute mula sa langit patungo sa impyerno na kanilang pinag-initan ay sa wakas ay nagpahinga sa langit. Kamangha-mangha na nagawang makatakas ni Tian sa ganoong kalapit na tawag, hindi pa banggitin na pinagkadalubhasaan niya ang mahiwagang pamamaraan ng pag-urong ng mga buto. Muling nakita ng mga tao ang liwanag na gagabay sa kanila sa kawalan ng pag-asa at kadiliman. Tumayo si Tian at iniunat ang kanyang kanang braso, halika, aking espada. Isang dugong pulang malaking espada ang agad na lumabas mula sa helicopter at gumapo sa kanyang kamay. Ang Blood Dragon Sword. Gumapang ang pumatay na galit sa mukha ni Tian habang hawak niya ang espada. Mula sa sandaling ito, walang awa ang may liligtas para kay Xiong. Handa si Tian na gawin ang lahat at patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsira sa malakas na kaaway na kanyang kinakaharap. Malamig at malungkot ang boses niya. Tingnan natin kung alin ang mas matigas, ang iyong katawan o ang aking espada. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Xiong na parang pinakamabangis na hangin, tumalon pataas habang papalapit siya kay Xiong. Hinawakan ni Tian ang espada sa kanyang kamay, itinoon ang lahat kay Xiong sa lupa na parang dragon na lumulusot patungo sa biktima nito. Sa kanyang buong lakas, determinado si Tian na putulin si Xiong sa kalahati. Biglang naging matulin si Xiong nang maramdaman ang paparating na banta dahil naamoy niya ang galit mula kay Tian.
Itinaas niya ang kanang kamay para ipagtanggol ang sarili. Ang lahat ay nadagdagan sa pag-iisip na ang espada ay puputulan ng mabilis at malinis ang braso ni Xiong. Dang! Dama po ang espada sa braso, ngunit ang dumating ay hindi umaagos ng dugo at laman kundi isang katok. Parang tinamaan lang ng espada sa isang tipak ng bakal. Maliban sa kaunting dugo sa braso ni Xiong, walang ibang nangyari. Ito ay isang himala nga, ngunit ito ay isang himala na walang gustong makita. Nagulat si Tian. Hindi pa niya nakita ang pagdating na iyon dahil alam niya ang pinakamahusay tungkol sa kung gaano kalakas ang Blood Dragon Sword, ang heirloom ng kanilang mga pamilya. Ito ang sandata kung saan tinalo ng kanyang ama na si Qingdi ang apat na mahusay na mandirigma. Hindi lang siya makapaniwala na halos wala itong natira sa katawan ni Xiong. Ngunit walang oras para sa kanya upang mag-aksaya, nagsimula siya ng isa pang round ng pag-atake pagkatapos. My husband a legendary man. Kabanata 308, nahulog si Xiong Zug. Pamitik si Tian Wu sa himpapawid at bumagsak sa lupa, ilang sandali pa ay hinawakan niya ang Blood Dragon Sword at nagsimula ng isang serye ng matinding pag-atake kay Xiong. Bawat slash at chop na kinuha niya ay may napakalaking panloob na enerhiya, maging ang hangin na pinutol ng espada ay nakatutok sa matalas na talim at lahat ay napunta kay Xiong. Walang alam tungkol sa martial art, ipinagtanggol ni Xiong ang mga pag-atake sa isang malamaya at primitive na paraan dahil ang kanyang braso ay kasing tigas ng granite, gayon din ang kanyang katawan. Si Xiong ay parang isang bakal na golem na hindi natatakot sa anumang uri ng pag-atake, at ang paraan ng kanyang panlaban ay kasing torpe ng paraan ng kanyang pagtatanggol ngunit lubhang mapanira. Gaano man kalakas si Tian at ang kanyang espada, nagawa ni Xiong na hawakan ito ng walang anuman kundi ang kanyang mga kamay. Nagpayuloy ang laban. Ang mga taong nanonood ng TV ay walang nakikita kundi ang dalawang mabilis na anino na pabalik-balik, na nagiiwan sa parisukat na maalikabok at natatakpan ng panloob na enerhiya. Tila may mga hukbong nagsasagawa ng labanan sa halip na dalawang tao lamang. Ang lahat ng pag-asa ay nasa balikat ni Tian, lahat ay naghihintay para sa kanyang tagumpay. At patuloy na lumakas ang kanyang lakas habang nagpapatuloy ang laban. Ang tagumpay ni Qingdi sa pag-maximize ng kapangyarihan ng Blood Dragon Sword ay isang malaking inspirasyon para kay Tian, na naging dahilan upang italaga niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-alala kung paano ito ginamit ni Qingdi at natuto mula rito, na nagsasanay dito sa tuwing magagawa niya. Dahil dito, siya ay halos kasing husay sa espada gaya ng kanyang ama. Hindi siya nabigo sa hugot na laban, nananatiling mataas ang kanyang moral at pakiramdam niya ay sinasagot na siya ng Blood Dragon Sword sa kanyang kamay matapos ang lahat ng oras na ginugol niya dito. Sabik siyang subukan iyon sa uhaw sa dugo na halimaw na si Xiong. Ang slash at chop ay naging mas mabangis, patuloy na sinusubukan ni Tian na basagin ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan at ng espada. Ngunit si Xiong ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa kay Tian, natutuwa siya sa pakikipaglaban sa inaakala niyang biktima niya. Ang lahat ng dugong kinain niya ay nagpatigas sa kanyang katawan at lumakas ang lakas, at ang kanyang pagiging mamamatay tao ay ganap na nagising sa pakikipaglaban kay Tian. Tila walang pagod sa kanyang katawan, patuloy lang siyang lumaban na parang walang kamatayang berserker, kahit ang Blood Dragon Sword ay hindi makapag-iwan ng hiwa sa kanya. Lumalakas ang tindi ng laban, gayon din ang pagod ng kung sino man ang nanood ng laban. Dilat na dilat ang mga mata, lahat ng atensyon ay nakatuon at ang mabilis na pagbomba ng puso ay nagpapagod sa kanila, ang makitang matalo ang Yeti ang tanging nais nila. Nagmamasid din si Tian. Alam niyang malinaw na ang mga simpleng pag-atake sa katawan ni Xiong ay magtatapos sa walang kabuluhan, ang tanging paraan para tapusin ang labanan ay ang hanapin ang kanyang Achilles sakong. Makalipas ang ilang minuto ay itinoon ni Tian ang kanyang atensyon sa binti ni Xiong. Ayan na, nang hindi nag-aksaya ng anumang segundo, mabilis siyang tumalon pataas, pamitik, at lumapag sa likod ni Xiong habang siya ay nasa isang nagtatanggol na posisyon. Inipon ni Tian ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya sa dulo ng Blood Dragon Sword na naglalazles patungo sa likod ng binti ni Xiong. Bago pa man makaiwas o makadepensa si Xiong, dama po na ang espada sa kanyang binti. Ito ay simple, ngunit ang enerhiya na naipon sa talim ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Ang espada ay nag-iwan ng masamang sugat sa binti ni Xiong, hanggang sa mga buto. Ang pagiging bihag sa isang shed ay nag-iwan kay Xiong ng limitadong pagkakataon na paandarin ang kanyang mga binti, at ginawa nito ang kanyang mga binti na hindi gaanong solid kaysa sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Walang pagkakataon si Tian na atakehin ang kanyang mga paa sa pakikipaglaban para kay Xiong ay hindi nagpakita ng kanyang likod, kaya sinamantala ni Tian ang pagkakataon sa sandaling napagtanto niya ang kahinaan ni Xiong. Ag! Nawalan ng paa si Xiong at bumagsak sa lupa. Dumating ang walang hanggang kagalakan sa mga nanonood ng laban, dahil si Xiong, ang mabangis na halimaw, ay nahulog, tuluyang nahulog. Gamaan ang kanilang isip, sa wakas ay makakapagdiwang na sila para sa tagumpay. At ito ang tagumpay ni Tian. Dumating na ang Mesiyas at nanalo, iyon ang iniisip ng sino mang nakasaksi sa laban.
Ang paghanga nila kay Tian ay umabot sa tuktok. Mukhang naramdaman din ni Tian ang paghanga. Tinatangkilik niya ang tagumpay na ito, nakatayo ng tuwid at tuwid sa paraang mapagmataas at tanyag na mandirigma. Hakbang-hakbang, naglakad siya palapit kay Xiong habang hawak-hawak niya ang espada sa kamay niya. Tumingin siya kay Xiong sa lupa, malungkot na sinabi, "Adios, halimaw ka." Itinaas niya ang espada, tumaga pababa patungo kay Xiong. "My husband a legendary man." Kabanata 309, The Roar. Sa layuning ihiwalay si Xiong Zhu para sa kabutihan at makuha ang katanyagan at prestihiyo para sa kanyang sarili, tumaga si Tian sa leeg ni Xiong. Ang mga tao ay nagpipigil ng hininga na ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa espada, ang kanilang isip ay hindi mapapahinga hanggat hindi nila nasaksihan ang pagpanaw ni Xiong, ang tunay at huling pagkamatay. Ngunit ang magagandang bagay ay hindi madaling dumarating. Si Xiong, na nakahandusay sa lupa na semi-conscious, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at nasalo ang espada sa pagitan ng kanyang mga kamay sa isang kisap mata ng ilang pulgada na lang ang layo nito sa kanyang ulo. Hindi lang niya nahuli ang espada, ang panloob na enerhiya sa kanyang palad ay nakipagtunggali kay Tian at sa espada at nagdulot ng napakalaking pagsabog na nag-radiate ng mga shockwave sa paligid ng square at halos ibagsak ang mga drone. Ang napakalaking hindi kapanipaniwalang eksena ay yumanig sa puso ng sinumang nanonood din, sa katakutan. Paanong nakaligtas si Xiong at nagawang lumaban? Nakakagulat na ang lahat ay naiwan sa desperasyon. Walang kalaban-laban si Tian at tumalikod na hindi nakahanda. Nagulat si Tian na minamaliit niyang muli si Xiong. Hindi niya alam na sa tabi ng malabakal na katawan ni Xiong, ang kanyang panloob na enerhiya ay kasing lakas din ng halos sa sarili ni Tian, na siyang pinakamalaking bentahe niya. Inabot ni Xiong ang kanyang sugat at naramdaman ang mainit na dugo na umaagos sa kanyang binti. Namilog ang kanyang mga mata sa kabangisan habang binawi niya ang kanyang kamay at pinagmamasdan ang pagtulo ng dugo mula rito. Sa susunod na sandali ay inilabas niya ang kanyang dila at dinilaan ang dugo sa kanyang mga kamay. May ngiti sa kanyang mukha. Inabot niya ang dugo at dinilaan muli, sa bawat pagkakataon na mas nasa sabik siya kaysa sa huli. Naadak siya sa sarili niyang dugo. Maging si Tian ay naiinis na makita ang nangyari, gayon din ang lahat, naduduwal sa gawa ng gayong barbaridad. Isinubsob pa ni Xiong ang kanyang mga kamay sa sugat para maglabas ng mas maraming dugo, na parang isang hayop na inaalihan ng demonyo. Walang nakapansin kung gaano katagal bago nasiyahan si Xiong. Ang walang katulad na galit at kabaliwan ay gumapang sa kanyang mga mata, ang kanyang nakakatakot na mukha ay nagdulot ng takot sa puso ng lahat habang ang nakakasuka na amoy ay kumalat sa paligid kasama ang mabangis na pagnanais ng pagpatay mula sa kanya. Bumangon siya. Mas lumaki ang sugat at halos bumulwak ang dugo, ngunit walang sakit na nararamdaman si Xiong. Ang sarili niyang dugo ay lalo lang siyang naging uhaw sa dugo, na nagtutulak sa pangunahing penanabik para sa dugo. Tumayo siya ng tuwid at patayo, muling itinoon ang paningin kay Tian habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gutom sa pagpatay. At naroon ang kanyang ngiti, nakakatakot bilang pagdating ng kamatayan. Guard. Ang panloob na enerhiya ni Xiong ay sumabog habang siya ay nagpakawala ng isang mandaragit na dagandong, tulad ng isang alpha wolf ng isang grupo na naguutos ng pagpatay. Lalong lumalim ang takot na itinanim niya sa puso ng lahat, ang primitive na pangamba kung paano natatakot ang biktima ng damo sa uhaw sa dugo na mandaragit. Ang buong liwasan ng mga tao ay natakpan ng kanyang nakakatakot na galit. Sa mabangis na galit at gutom na kumakain sa kanyang isip, si Xiong ay tumakbo patungo kay Tian, ibinato ang kanyang malabundok na katawan kay Tian. Nagpakawala rin si Tian ng kanyang lakas nang maramdaman niya ang nakamamatay na banta na lalong naging mapanganib ang ulo bago pa man makalapit si Xiong sa kanya, hindi nagtagal ay tumabi sa kanya si Xiong. My husband a legendary man. Kabanata 310, The Tragic Loss. Ang kamao ni Xiong Zhu ay direktang tumungo kay Tian na parang canyon, na pinaikot ang hangin na pumuputok sa paligid nito. Ang napakalaking panloob na enerhiya sa kamao ay nag-overflow na nagsimula itong magningning mula sa kamao at naging halos nahahawakan. Ang lakas ng suntok ni Xiong tulad ng dambuhalang kahoy na club ni Hercules na pumawi sa anumang mga hadlang ay nang-ahas na humarang sa kanyang daan. At ang pinakamataas ay ang panloob na enerhiya ni Tian, kung saan itinaas niya ang espada at itinapat ito sa kamao ni Xiong. Ang kumikinang na pulang ilaw mula sa espada ay nag-iwan ng nakakatakot na bakas sa hangin na parabang ito ay talagang gawa sa dugo, na direktang patungo kay Xiong. Bang! Kung saan nagtagpo ang espada at kamao ay dumating ang isang napakalaking putok at muntik nang yumanig ang lupa, halos gumuho ang mga gusali sa paligid ng plaza. Ang larawan sa TV ay na-jam habang ang mga drone ay nanginginig sa shockwave ng pagsabog. Walang makapagsasabi kung sino ang mananalo, ang kamao o ang espada. Ang kapangyarihan ni Tian ay kasing kapanipaniwala ng kanyang prestihiyo at katanyagan habang ang mabangis na kalupitan ni Xiong ay naging mas malakas kaysa kay Tian, at hindi pa banggitin na ang pag-atake nilang dalawa ay dumating na may buong intensyon na ganap na lipulin ang isa't isa.
ang lahat ay nanatiling nakatuon ang kanilang atensyon sa TV, namamatay upang malaman kung ano ang eksaktong nangyari. Habang nawala ang alikabok, malinaw na muli ang imahe mula sa mga drone. Si Xiong ay nanatiling parang isang granite na haligi, at si Tian ay napaatras ng ilang hakbang, nakasimangot. Malamang nanaunahan ni Xiong si Tian. Hanggang noon ay tunay na napagtanto ni Tian kung gaano kalaki ang panloob na enerhiya ni Xiong, kahit ang Blood Dragon Sword ay hindi nagbigay kay Tian ng malaking kalamangan sa harap ng gayong halimaw na may hindi makatwirang kakayahan. Unti-unting naging malungkot ang mukha ni Tian. Tornado Slash. Hawak-hawak ang espada sa kanyang kamay, sinimula ni Tian na iikot ang kanyang katawan na parang bagyo, na binibigyang kapangyarihan ang kanyang panloob na enerhiya sa limitasyon habang ang bilis ay patuloy na lumalakad ng mas mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tian ay agad na tumalun patungo sa langit at lumusab patungo kay Xiong, na umaasa sa hindi magagapi na pag-ataking ito. Ang katapusan ng labanan ng lahat ay nakasalalay sa pag-ataking ito. Walang intensyon na umiwas, walang ginawa si Xiong, ang granite pillar, kundi itaas ang kanang kamay upang ipagtanggol ang napakalakas na laslas. Nang malapit na ang espada, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang espada. At doon lang huminto ang espada. Gamit ang mga kamay lamang. Hindi dahil sa hindi alam ni Tian ang malabakal na katawan at napakalaking lakas ni Xiong, ang pagkakaroon ng Blood Dragon Sword sa kanyang kamay ay isang bagay na hindi naisip ni Tian. Iyon ay ang kanyang Tornado Slash, ang kakaibang pag-atake niya kung saan ang mapangwasak na kapangyarihan na ipinagmamalaki niya, paano pa kaya na may makasalo lang nito, ang slash na maaaring maghati ng bundok sa kalahati, gamit ang mga kamay lamang. Sa maikling sandaling iyon ng pagkamangha ni Tian, dumating ang suntok ni Xiong na hindi nag-iwan kay Tian ng oras para mag-react dito. Bang! Sa dibdib ni Tian. Ang suntok ay agad na nag-iwan ng hukay sa kanyang dibdib. Nabash si Tian ng hindi bababa sa 10 metro ang layo. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, ang hindi matiis na sakit ay naglalakbay sa kanyang katawan, ang kanyang mga tadyang ay nabasag, ang paghinga ay halos tumigil. Nakahiga doon si Tian na halos walang malay.